pag-usapan na natin, ano, gusto ko lang i-open mo. Gusto ko lang sabihin din sa mga sa mga gumagawa ng mga video, mga YouTube channel dyan. Guys, please, stop nyo yun pag ano, pang bubuli nyo kay Poy Poy. Pag-hate na? Every game namin, pag hindi siya nagagamit, tinitira nyo agad para lang magkaroon kayo ng views sa, ano, sa YouTube nyo. Bakit si Poy Poy lagi yung binabanatan nyo? Dahil bakit? Sikat siya, di ba? Kumikita kayo dun sa YouTube nyo. Alam nyo naman yung bata, galing lang sa laro-larong mga ano, labas. And of course, galing din kay Coach Mavs. So, gustong mag-upgrade ng bata na gusto niyang ano yung career niya. You know, may pangarap din yung bata na makapaglaro sa PBA someday. Yun ang pinaka-dream niya. Alam kong siguro nasabi niya rin kay Coach Mavs yun. Kaya siguro pinayagan din siya ni Coach Mavs na, okay, pinapayagan kita para mag-grow ka din naman kung saan ka pupunta. Eh, naging successful yun, ano, yung pagtuturo ni Coach Mavs sa mga player niya. And then now, itong si Poy Poy, itong si Poy Poy, lapit na, pa-picture. Si Poy Poy, nung nag-decide na maglaro ng pro, para, alam mo yun, sayang yung talent niya pag sa ano lang eh, pag sa mga legal-legal na baso, mga exhibition game lang, kasi may talent talaga yung bata. Nakikitaan din namin na may talent yung bata. And ang ginagawa niya ngayon, yung adjustment na kung paano niya i-adapt yun o pwede niya, paano niya kunin yung sistema ng pagiging pro. Mahirap din magiging pro. First year ko sa PBA, bangko din naman ako eh. Hindi ako gamit, bangko ako. One year yan. Pag ginagamit ako, 2 minutes, 5 minutes. Misa nga, umuwi ako, umiyak ako. And then sinabi ko, ano ba yung kulang sa akin? So, sinabi lang ng utol ko dati na huwag kang magmadali. Siguro kailangan mo lang makuha yung sistema. Para lang maano mo. So, ngayon, mga kamsat, ganun yung ginagawa ni Poy Poy ngayon. Kung hindi mo siya nagagamit sa Imus, or minsan na ano, dahil nga siguro, kailangan niya munang makuha yung sistema ng, ano, ng pagiging isang pro. Kasi marami siyang kasabayan, JJ, Cardona, o yung mga iba dyan. Pero pagtagal-tagal, maniwala kayo, mga kamsat. Abangan niyo yan, si Poy Poy. Abangan niyo yan. Ping, nothing against, ano, ah. Nothing against Mavs, ah. Maganda yung naging project niya. There's no doubt. Humanga tayo sa kanya before, remember? Hmm. Oh. Now, iba yung sistema ng Mavs sa pro. Oh, iba yung liga, iba yung ligang labas-labas or iba yung mga exhibition sa larong pro. Iba yung kinalakihan niya. Ngayon, ang problema ni Poy Poy, ang galing niya dun sa Mavs na team. Pagdating niya sa pro, hindi niya alam paano i-adapt. Hindi niya adapt paano i-adapt yung sistema. Kasi bro, sa pro, maraming magagaling dyan. Mga level up ng mga player na yung mga yan. Hindi lang pang kanto-kanto yung mga yan. Yan din yung mga yung sa pro. Yan din yung mga nagdi-dream na makapaglaro din ng PBA. So ito yung mga magiging kasabayan ni Poy Poy. Ikaw, Jay, ano masasabi mo kay Poy? Sabi niya na, he just needs to adjust game sa pro level. Kasi nga, lahat tayo, sabi nga ni Ping, ako, my first 3 years. Hindi ako masyadong nagamit sa Ginebra. PBA. Oo. Kasi siyempre may seniority pa. Nandun si Val David. Seniority. Tama. Nandun sila Elmer Lago. Si Mark, ganun din. Wala naman, bihira lang yung player na once you go to the pro, starting five ka agad. Bihira lang yung ganun. Siguro walang ibang player doon. Oo. Tsaka you have to be very, very special. Isang player lang na natanda ko na gano'n was Mike Cortez. Nasa Alaska siya, nag-starting 5 siya. Nadadown yung bata. Masama dyan, tinitira lang siya. Para sa views nyo. Oo, tinitira nyo lang si Poy dahil sa mga views nyo para umangat. Ginagamit ang pangalan ng bata. Si Boy Boy, ganyan. Si Poy Poy. Si Poy Poy. Uminit ang puwet. Sino yung gumagawa ng mga YouTube na ganyan? Tara, one-on-one tayo, one-on-one lang kayo kay Poy. Pupusta ko 10,000,000 ko sa kanya. Hindi na lang pusta, mag-donate na lang kasi sa Bib. Ang matatalo siya mag-donate. Kung sino matatalo, magdo-donate po ako ng 10,000,000 pag natalo si Poy Poy. Pero pag kayo natalo, kahit 1,000,000 lang i-donate nyo, i-donate natin sa ano yan, sa mga batang may mga sakit po. Willing yan. Akong pumirma ng check-in na 10,000,000 para natalunin si Poy Poy. Kasi no doubt, magaling si Poy. Ang galing niya, agility, dunk, talon, takbo, mabilis. Ang problema po, dahan-dahan natin siya dito sa team namin. Pinapa-adapt namin sa kanya yung mga may plays, defense, ano, hindi niya no hard feelings kay Mavs. Hindi niya natutunan dun sa dati niyang team. Tama, hindi. Hindi, wala. Issue na naman yan. Hindi naman. Kaya nga, with all due respect. Hindi naman, ganun talaga issue sa
social media. Kaya nga, I don't... People just do everything for wala. Me. Siguro sa akin, ano, siguro for me, sa mga experience kasi natin ng mga PBA, no? Mga experience natin, yung mga nakakuha natin yung mga through years sa PBA, na pwede natin ituro kay Poy Poy na hindi na ituturo ni Coach Mabs. Pero, yun naman Coach Mabs, magaling din naman na coach yan. So ito, bigyan mo ng advice si Poy ngayon. Poy, upo ka dyan. Pasok ka sa frame ng camera. Kasi ano to eh. Nada-down to dahil, you know, galing din kasi sa ano to eh. Pusong mamon pa to eh, itong batang to eh. Pusong mamon pa to eh. Alam niya naman kami yung nag-guide dito sa batang to. Dahil someday, gusto rin namin makita na mapaglaro siya sa PBA. And gusto ko rin kausapin si Coach Chot. Chot na ano, sa Chot Reyes, na kung pwede siyang maging practice player sa Gilas. Wow! Para naman mas maano yun ano niya. Kasi nandiyan yung talent nitong batang to. Sobrang athletic niya, sobrang marunong mag-dribble. Konting ano lang siguro, konting, you know, adapt pa sa mga sistema kung paano maging mas professional. You know? Pero nandiyan na siya, nandiyan na siya. So, sana po, sa lahat po ng mga gumagawa ng ano, hindi namin po kayo tatantanan kung hindi nyo rin tatantanan to. Sana po gumawa kayo ng mas mga kabuti. Hindi yung panay kayo banat para lang kayo magkaroon ng pera sa channel nyo.